Meron akong isa pa. Okay. Nakalimutan ko. Sige, di kasi. Hello mga ka-Arki. Welcome sa, ayan, nandito pa rin si Kitty Pride. Si Kitty Pride. Bigyan ng pangalan. Special guest natin. So, welcome sa isa na namang video dito sa ating Wealth Arki channel. And for today, ang pag-uusapan natin ay hindi alam ni Rienzie. Masurprise ako. Di ba hindi surprise tayo? Naalala ko lang to kasi may nagtanong sa akin. No? Kasi as a, ano ba? Normal person na nagtatrabaho and pero nag-i-invest ganyan. So syempre hindi ka masyadong nakatutok sa mga business and economic and finance news, no? But important pa rin na updated ka. Of course. So as a normal or as part of the general public, ano ba dapat yung mga specific na news na inaabangan mo about business or economics or finance? Kasi ikaw, alam ko, everyday check mo yung PSEI, di ba? Dapat ba ginagawa ng isang average person yon? Parang hindi naman. Di ba? So sa mga ano, sa mga normies, talaga. sa mga norma at normal. Pili ka na pangalan. So for the ano, general public, okay, ano ba yung mga dapat minomonitor pagdating sa finance, economics, and I would say business news na rin. Sige. I think number one dapat malaman is yung GDP. GDP. So pag nagkakaroon ng GDP announcements. Okay. Which is usually quarterly? Quarterly, ganyan, semi-annual. Basta every, ano, minsan year on year, ganyan, end of the year. Basta naglalabas yan sa balita. Naglalabas yan. Kasi bakit GDP? Kasi yun yung kumbaga parang state na economy natin. The health of our economy. And of course, when the economy goes up, parang it's just a tide, di ba? It lifts all boat. Diba? So, kasama na dyan yung mga investment nyo sa telco, di ba? Consumer, infra, what not. So, if the GDP goes up, then maganda sa atin. Yun, kumbaga lumalago yung economy natin. Of course, kino-compare yun from the previous year. Kasi kung bumababa, nako, baka yung parang sasakyan lang yan, baka nag-slow down. Okay. Right? Pag bumibilis or if it's higher than last year or the last period, then ibig sabihin umaarangkada. So expect your investment na aarangkada din. Oo. GDP. So yung GDP usually ang kabangga niyan is yung stock market din eh. Kasi minsan tumataas yung stock market pero hindi tumataas yung GDP. So pag parehong mataas, that's a good indication na madalas expect na tataas yung mga investments, no? And in fact, the stock market reacts to GDP pronouncements. Kapag umaakyat, then nagkakaroon ng rally. So it's a optimism. So you would say na pag mayroong GDP announcement, it's also a good time to check the PSEI kung ano yung status niya, ano yung trend niya, no? Yes, or kaabang-abang. Kung bibili ka ba? Kasi kunwari, GDP announcement lower than forecasted or expected. Nako, pag na-disappoint yan, bababa yan, di ba? And if you're a long-term investor, pag nangyari yon, it might be a good time to buy more. Kasi mura siya. Yes. Diba? Ayan. So yan yung mga ano, no? Yung mga nuances ang naiisip ko. Yung mga details na pag gusto mong maging mas savvy na type of investor. Or informed, at least. Or informed, di ba? Alam mo yung ihip ng hangin. Kumbaga, yes. Diba? So bukod sa GDP at isama na natin yung PSEI, not just the value but also the trend. That's right. Ano pa yung pwede nilang tingnan? Inflation. Yung mga inflation announcements. Inflation rate. Oo. Yan. Okay. Kasi bakit inflation? Ako, inflation rate malaki ang effect niyan sa interest rates. Okay? And interest rate, it affects your savings time deposit rate, your loan rate, and it also affects your bond fund or fixed income fund investments. So, ayan, may video tayo dyan. Yes. Yung effect ng interest rate. So, himayin natin yung inflation. So, unang-una, para sa akin, dapat alam mo yung inflation rate and yung trend ng inflation. Bakit ba? Pababa? Kasi, apektado ka dun eh sa bilihin. On a personal level. So, kung tumataas yung inflation,
it's a sign for you na ayusin yung budget. Kasi expect mo na tataas yung mga bilihin, di ba? That's right. Tipid-tipid muna. Oo. Mm. Tapos, on the second level, yung inflation, since it affects interest rates, kung meron kang plano na mag-home loan or car loan very soon, it might be a good idea to check back on your plan. Tama ba? Yes. Or kung kukuha ka pa lang, medyo mag-lock-in ka na ng matagal-tagal. Kasi mababa pa yung rate. Ah, kasi pataas pa lang. So, kung pataas, gusto mo, yung mababang rate, i-lock-in mo na ng matagal-tagal. Mm. 5 years, mga ganyan. Okay. Ayun. So, yung interest rates, usually na ririnig ko rin yan sa balita, nag-a-announce, eh, no? Mm-hmm. Is that something na kailangan updated din yung mga general public or yes, titingnan right. mo? That's right. Kasi, yun nga, yung kunwari, in terms of growing your money, kung paket ang rate din, kadalasan nangyayari, umakit din yung like time deposit rate, diba? Mm-hmm. Mataas na yung time deposit rate. So, kumbaga, it also presents an opportunity where you will put your money. Oh. So, ang tanong ko dyan, minsan kasi, ano eh, we get lost sa jargon. Mm-hmm. Yun yung, ano eh, sentiment ng mga na kakausap ko. Mm-hmm. So, kunwari sinabi na Banko Central raised the interest rates with 50 basis points. Ano ibig sabihin nun? Ah. Okay. Di ba? Okay. Ano yung basis points? Basis point, yun yung pag sinabing 50 basis points, isipin nyo na lang 0.50%. So, ano, divided by 100. Tama ba? So, kung nag-raise ng 50 basis points, ibig sabihin yung general interest rate umakyat ng 0.5%. Yes. Oo. Pag nag-raise ng 25 basis points, nag-akyat siya ng 0.25%. Oh, bakit hindi 0.25% kasi yung sinasabi? Bakit kailangan may basis points pa? Kasi, bakit nga ba? Kasi like for example, no, ang bonds kasi or stock market, minsan gumagalaw yan ng 1 bip lang, 1 basis point, 2 basis point. So, para minsan kasi alangan naman sabi mo na umakit siya ng 0.01% or 0.02% kasi so super liit incremental kaya pinapalit din nila yung scale. The same way na bakit may centimeter, kung ba't mo sasabihin na 10 centimeter pwede mo naman sabihin 0.1 meter. So ano na lang siya, a matter of convenience pagdating sa syntax and sa definition, no? So ganun lang din yung that's parang right. approach doon. Yes, okay. 'Di ba parang sa forex merong tinatawag na pips, 'di ba? Oo, pips. Oo, yung kaano ni guy. Ayun, hindi ko alam yung pips, pero parang ganun din. Oo. Ang ginagawa kasi sa kaya may pips, kasi 'di ba maraming currencies. So pag tinanong na gaano kalaki tumaas yung isang currency pair, kuwari US dollar or euro dollar, pag sinabi ko sa yung $1, ano yun, against ba sa Japanese yen yun, against ba sa euro? So para merong isang unit lang to describe all the relationship of all currencies, kaya nagkaroon ng ano, pip. Oo, yun. So, but anyway, siguro we can discuss about forex some other time, no? Pip-pip na yan, diba? Mga basics of forex. So far, ang GDP, na-discuss natin, GDP, inflation, PSEI, inflation, and interest rate. So, meron pa ba? Peso-dollar rate. Oh, yung exchange rate, no? Exchange rate. Naalala ko, there's this one time, super bilis ng sad ng dollar, ng peso to the dollar. Ang bilis bumaba ng value ng peso, no? And during that time, dahil mabilis ang baba at mataas ang exchange rate, yung stock market bumaba. Okay? Na-effect siya. Okay, bakit bumaba? Kasi yung mga foreign funds nag-alisan sa stock market. Bakit? Kasi isipin natin, ha, let's change our viewpoint. Foreign investor ka. Basically, ang hawak mo, dollar. Na nag-invest ka sa Philippine stock market, which is in peso. Yes. Right? Ngayon, kunwari, nag-invest ka, nabili mo ng 50 yung peso mo to the dollar. Eh ngayon, kunwari, naging 56 na. Ang laki. Laki ng kita mo, di ba? More than 10%. O, anong gagawin mo? Co-convert mo. Co-convert mo. So, again, no, not necessarily all the time, but a weak peso is an incentive for foreign funds to take profit from the stock market and yun nga, go out of the stock market. Oo. And related to forex, kunwari malakas ang peso,
against the dollar. For example, let's just say na naging 49 pesos to $1, no? Ang isang benefit niyan sa economy natin, kunwari may mga multinational companies, so, uy, ano, malakas yung peso, they could invest more in the country in the form of magtayo tayo ng satellite office sa Pilipinas, mag-increase tayo ng operation sa Pilipinas kasi yung ano, yung value ng peso malakas, di ba? Right. So, kumbaga ano, mas maganda yung opportunities dito. So, yun lang yung mga, siyempre maraming relationships yan, maraming maraming factors, but in effect it's something that you should monitor, yung US dollar exchange rate. Yes. Particularly sa mga OFWs, of course, but if you're in the Philippines, it's also something that you can consider, especially because we advocate global investing, di ba? So, it's also something that will affect your investments. That's right. Meron akong isa pa, US stock market. Okay, okay. Yung Dow Jones, saka yung Standard and Poor's. Dapat tinitingnan. S&P 500. Kasi, well, alam mo naman, you know, sabi nga, when the US catches a, ano, sneezes, the world catches a cold, di ba? And yun nga, madalas kapag, madalas but not all the time, kapag bumababa ang US stock market, we follow suit. Although minsan, we buck the trend, pero ayun, it could be an indicator. Yun, yung US stock market. So ayun, actually every morning, tinitingnan ko siya. Para at least makita ko yung, ano ba, ma-anticipate the day kung ano yung pupwedeng, ano, kung ano yung pupwedeng galaw na stock market. Yes. So the US stock market, dapat tingnan din natin yan. Okay, so for people like us, we usually check these numbers ng daily or ako, usually weekly basis. But for the general public, I think healthy na yung quarterly. Kahit mga once a month. Pwede once a month or monthly. Stock market. Or kung meron talagang major announcements or news, no, pag pinag-usapan sa news. And I think it should be something normal for them to browse yung mga business and finance na mga news. No? Kahit that's na nagbabasa right lang ng TikTok nga, may kaibigan ako, inuumaga, nagulat ako. Umabot ng umaga. Inaabot ng umaga, kakabrowse lang sa TikTok. So, that will not take a lot of their time. Especially kung ba-browse mo lang naman yung mga headlines lang, di ba? Yung titles ng mga articles. Yes. To see kung merong relevant news that talks about, again, number one, the GDP and the PSEI. Yes. Tapos inflation and interest rates. Interest rates. Tapos saka yung US stock market. US stock market and US dollar exchange rate. Yes. No? And again, bakit natin to kailangan i-monitor? Kasi yung investments natin, hindi yan set and forget. Dapat meron tayong rebalancing, no? Gumagalaw. Oo. So, pagdating sa rebalancing ng portfolio natin, yung knowledge, itong mga information na to, it will help us make more informed decisions, better that's decisions, right, kung paano natin aayusin yung investments natin para makatulong na ma-reach yung mga financial goals natin. That's right. Diba? Parang ngayon, di ba? Panahon ng ulan, tapos minsan uulan na araw. So, ginagawa natin, we check the weather forecast para kung ano bang get-up natin. Oo, diba? Ano bang outfit natin. Ano bang outfit natin. Dadala ba ako ng payong, you know, mag-jacket ba? Mag-heavy jacket ba ako or light jacket lang. So, parang ganun din yung mga ka-Arki. Diba? Para alam natin yung lagay ng panahon. Yung weather, economic weather. Economic, that's right. I like that, economic weather. Yes. So, I hope ay marami kayong natutunan dito sa video na to, mga ka-Arki. And if you like this video, please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel. So, hanggang sa susunod natin ulit na video, paalam na si Kitty Pride. Dahil matutulog na siya. Nabinyagan bigla siya ng pangalan. Kitty Pride. Oo. Hello. Ayan. Bye-bye.